All of us here, brothers and sisters, titos and titas, all of us here are missionaries. All of us here are missionaries. We are called by the Lord to be a missionary. Ano pang isang misyonaryo? Isang misyonaryo, hindi yung tulad ng namin na parang hindi mo kailangan pumunta ng UAE para lang maging misyonaryo ha. Hindi mo kailangan pumunta sa kung saan-saan para lang maging misyonaryo ha. Pero you can be as simple as a missionary to where you are right now. To where you are right now. Sa trabaho ka, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, all of us here are called to be missionary. At ang isang missionary daw, ang isang missionaryo, hindi lang siya nananatili sa isang lugar lang. Kaya nga meron tayong tinatawag na journey. Okay, meron tayong tinatawag na journey. Sabi dito, our life is one huge journey. Sabi, hindi lang basta journey, kundi huge, napakalaki. Okay, napakalaki. Napakalaki ng pinagdadaanan natin. Napakalaki na kung ano man yung meron tayo lahat bilang isang misyonaryo. Sabi nga kanina ni Zeral, totoo niyo hindi namin alam kung ano yung sitwasyon ng buhay niyo sa ngayon. Pwede masaya kayo kasi kunyari meron kayong bagong trabaho, pero pwede malungkot kayo kasi pagod na kayo sa trabaho niyo, pero kailangan niyo pa rin magtrabaho. Or pwede malungkot ka rin kasi bad trip ka lang sa boss mo, ganyan. Or pwede meron kayong pinagdadaanan sa pamilya niyo. Or pwede sobrang saya mo kasi marami kang blessings na natatanggap. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo ng sitwasyon kung nasaan man tayo ngayon. But no matter what or wherever we are as we journey, our ultimate destination is to be one with God. Our ultimate destination as a missionary, as His children, is to be one with Him. Di ba yun naman yung goal natin? Kaya nga tayo nagpapakabuti, kaya natin inaayos yung buhay natin, kaya kahit yung ibang tao, kung yung ibang tao pinakailaman natin, kasi mahalaga sila sa atin. Amen, amen. Yes. Di ba? Mahalaga sila sa atin. Gusto natin na hindi lang tayo yung maliligtas. Gusto natin na hindi lang tayo yung masaya. Gusto natin lahat tayo to be one with God. Hindi lang yun yung gusto natin, pero yun din yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin dito. Yun din yung gusto ng Diyos na maranasan natin at the end of our journey, at the end to where we are right now. We want to see God face to face. We all want to go to heaven. Amen? Pero kung gusto mo punta sa mainit, alam ko po mainit dito sa UAE. Hindi ko alam kung ano yung extent ng mainit. Pero mainit po talaga, di ba? Pag nandung na daw po, sakayin natin po na doble, triple, quadruple, limang triple, di ba parang nagkawag ka doon? Ganun po mainit at ayaw po natin yun, tama ba? Ayaw po natin lahat ng yun. That's why we are reminding by the Lord tonight as a journey, as a missionary. I need to check all. Kamusta na nga ba ako? Kamusta na nga ba? In this session 1, we will look at ourselves. Kamusta na ba yung journey ko? Kamusta na ba yung journey ko? Ano na bang nangyayari? Okay pa ba? Hindi na okay? Straight pa ba? Or gumahanan ka na? Or nag-re-run out ka na? Or U-turn ka nilang ng U-turn? U-turn ka nilang ng U-turn? Or dahil merong daan na tinuturo sa atin lahat, merong magkaroon sa iling daan na gusto puntahan? Or you are just going smoothly to where God wants you to go. And this afternoon, we will be journeying as well. Pero mga tao will journey with us through the stories in the Bible. And that is the story about the road going to Emmaus. Let's all watch this movie. Ginawa lang natin medyo visual para mas maalala natin kung ano ba yung nangyari dun sa paglalakbay ng dalawang tao dun sa road and the road to Emmaus. Medyo hindi po natin, tapos balikan natin ang konti kung ano yung nangyari dun sa road to Emmaus. Meron pong dalawang tao na naglalakbay. Si
And 3 days after no, kinrucify siya at namatay siya. After po no, di ba, all of the people, lalo na yung mga followers ni Jesus Christ, sobrang silang malungkot kasi feeling nila natalo na sila, di ba? Feeling nila, naku, wala na mangyari sa amin. Tapos na ang lahat. Kasi yung isang tao na kinakapitan nila, nawala na eh. Yung isang tao na sinasaktigan nila, wala na. So, meron pong, ito pong specific na scripture na to, reading sa Bible. Si Cleopas, yung isang po doon, at isang unnamed disciple. Hindi po binanggit ko ano yung pangalan niya. Si, bigyan po yung konting trivia. Si Cleopas po ay tito ni Jesus. Okay, tito po siya ni Jesus. Okay, so, sobrang po, ibig sabihin po, tito ni Jesus, sobrang po nilang close. Diba? Sobrang po talaga nilang close. Sobrang lang kilala yung isa't isa. But, going back to the story, habang nag-journey sila, may isang tao, diba? May isang tao na lumapit, ganyan. Actually, it was Jesus. Pero, because of this story, they are so blinded. Kasi nga, malungkot sila, they're devastated, hindi nila alam ko ano yung mga nangyari, ano yung pinagdadaanan. Hindi nila na-recognize na si Jesus yung taong kasama nila. Hindi nila na-recognize na yung parang sabi pa nga nila, di ba tinanong pa ni Jesus, why or bakit kayo malungkot? Ano pinagdadaanan niyo? Ganyan yung sabi pa nila, hindi mo ba alam kung ano yung nangyari? Hindi mo ba alam kung ano yung nangyari sa Jerusalem? Ganyan, na namatay si Jesus, the Nazarene, ganyan. Tapos parang, tapos kwento ba ito? Ganyan. Tapos nagtuloy po yung journey nila. Nagtuloy yung journey nila. Tapos, nangyari po yung sinamahan sila ni Jesus Christ. Tapos after doon, dapat paalis na si Jesus, pero parang ang sinabi nung dalawa, yung Cleopas saka yung unnamed disciple, okay, sabi, stay with us. Okay, stay with us. So, parang si Jesus nag-stay siya, tapos sinamahan pa nila hanggang doon sa nag-dinner sila, di ba? Nag-dinner sila, tapos kumain sila, tapos na-recognize lang nila si Jesus after Jesus break the bread. Okay, after Jesus break the bread. Tapos after doon, nawala si Jesus, tama ba? Nawala si Jesus. Tapos, doon na nila na-realize na all throughout their journey, God is with them. All throughout their journey, God is just beside them. God is journeying with them. But sometimes, katulad nung unnamed disciples, ni Cleopas, because of our hurts, because of our struggles, because of the challenges that we are encountering, we tend to see that God is with us, that God is all throughout the journey natin, is nasamahan tayo. In this missionary journey, as we journey as a missionary, marami tayong pagdadaanan, marami tayong experience, marami tayong mga bagay na hindi naiintindihan bakit natin nararanasan. Amen? Minsan, sabi nga, minsan pero mga moment na masaya, minsan may mga moment na feeling mo wala lang pag-asa, minsan may mga moment na sukong-suko ka na. Pero at the end of the day, minsan sinasabi pa rin natin na kahit sumusuko na tayo, parang at the end of the day, meron pa rin isang bagay o isang pagkakataon na magpapaalala sa atin na huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko kahit hindi tayo nag-iisa. Tulad ng dalawang disciple, si Cleopas sa kayo ang main disciple, we tend to forget to be faithful, to believe and to hope. To believe and to hope. That's why we get out of track. That's why we get out of track. Okay, we get out of track. The disciple failed to see Jesus. We get out of track. Kasi they fail to be faithful, to believe, and to hope. So tuwing sa buhay natin bilang isang missionary, sa buhay natin bilang isang tagapagsunod ni Kristo, isang panlalakbay, okay, di ba lahat tayo ay panlalakbay? Malalakbay. Ano ba yung mga bagay, ang mga pagkakataon that I fail to see Jesus? Ano ba yung mga pangyayari sa buhay ko that I fail to recognize that all throughout my journey, God
God is with you. First thing is we get out of that is because we lost in despair. Why we lost in despair? From the story that we are talking about this afternoon, it shows in the verse 17. Sabi dito, and the disciples would still look inside. Balikan natin yung story, yung road to Emmaus. Diba? Yung nakita pa rin nila si Kristo, hindi pa nila nakikita actually, malungkot na sila. Diba? Malungkot na sila, feeling nila, wala nang pag-asa, kasi na, wala na si Jesus eh. Wala na yung tagapagligtas nila. So, sino pong magliligtas sa amin? Sino pa ang magdadala sa amin na maging maayos ang buhay ng bawat isa? Maging maayos ang buhay ng mundo? Diba? Wala na eh. Wala na. They lost their faith that everything will be okay. That everything will be okay. Wala na sila. Kaya nga, even nung time na nakita nila sa Jesus, hindi nila na recognize that it was Jesus. That it was Jesus who is talking to them. That it was Jesus who started continuing journeying with them. Bakit? Kasi they lost in despair. They lost their hope. They lost their faith. The positive thing, nasasamahan pa sila ni Kristo. Just like us servant leaders in the community. Just like us leaders in the community. Dumarating tayo sa panahon na to. Dumarating tayo sa panahon na feeling natin wala nang mangyayari. Na feeling natin, binigay na natin lahat, binuso ko na lahat. Lahat na ng bagay ginawa ko, ginawa ko ng paraan lahat, pero at the end of the day, wala pa rin nangyayari. That's why, parang minsan, dumarating tayo sa buhay natin bilang isang servant leader na parang ayoko na, wala naman nangyari. Okay din, ganyan na lang. Tuloy mo na lang. We lost our faith even to the calling that God gave us. Wow. Kunyari, inasahan tayo bilang isang household servant. Pero minsan, dumarating talaga sa panahon na nagkakaproblema tayo, hindi natin nagagamparin yung responsibilidad natin or yung calling natin bilang isang servant. At the end of the day, we lost our faith in ourselves na even the calling that God gave us, hindi naman natin talaga ako tinawag ng Diyos bilang isang household servant. Hindi nga ako nakapag-household eh. Wala nga nangyayari sa household ko eh. Diba? Sometimes, we feel that. Sometimes, because of our lost in despair, because of our hopelessness, we tend to be hopeless as well in ourselves. Not just in our calling, but who we are as a servant of the Lord. CLS kami ng CLS, pero abang tumatagal, dati 10, dati 20, dati 50, ngayon 2 na lang. Ano ba naman yun? Diba? Parang sometimes, may sense pa ba talaga itong ginagawa namin? May sense pa ba talaga itong pag-CLS namin? Or wala na? Parang baka kasi wala na kasi baka wala. Ano? Baka hindi kami effective. Baka hindi kami effective bilang isang servant ni God. Baka yung ginagawa namin yun, or baka yung ginagawa natin yun, hindi siya nakakatulong or hindi siya nakaka-epekto sa ibang tao. Even ourselves as missionaries, we tend to be out of touch. We tend to be out of touch. We tend to lost in despair. Just like the two disciples, Cleopas and the unnamed disciple. We tend to see that because of our hopelessness, we tend to see that God is journeying with us. That God, all throughout the things na pinagdadaanan natin, as a servant leader, that God is with us. Second, we misled. Misled by what? We are misled by wrong understanding and false hope. Dun sa balikan natin ulit yung story, dun sa verse 19 to 21. Sabi dito,
But we had hope that Jesus was the one who redeemed itself. Dun sa story sa Bible, balikan natin. Dun sa story sa Road to Emmaus, balikan ulit natin. One of the reason bakit hindi na-recognize ng dalawang disciple, hindi na-recognize ni Cleopas sa ni nung unnamed disciple, that it was Jesus, is because they are misled by their wrong understanding and their false hope. Kumbaga, hindi sila naging solid dun sa relationship nila kay God. That it was God, He was the true man and the true God. Na, at the end of the day, hindi porket namatay siya, wala na. Okay? Hindi porket namatay siya, iniwan niya na tayong lahat. Okay? Iniwan niya na tayong lahat. At that time, when they are journeying, the two disciples, Cleopas and the unnamed disciple, they tend to recognize that it was Jesus. Because they tend to be not to believe who God is, who truly God is. Who truly God is, not just in their lives, but who He really is as a God. As a God. And that He will die, that it was part of His life, that it is part of His journey as a Son of God. Mamabuhay siya, as after niya mabuhay, mamamatay siya, pero hindi pa natapos ang pagkamatay niya. Pero after doon, mabubuhay siya ulit. Mabubuhay siya ulit for us to be saved. It was just happened. It happened because that's the way it is. It happened because that's the plan of God. That's our salvation. That's our salvation. As committed servants, most of the time, we also have false hope. Diba? We have also false hope. Kaya even pag dumating yung mga challenges or mga problema natin sa buhay bilang isang committed servant, minsan dumarating tayo sa panahon na hindi na tayo natiniwala na may Diyos pa. Hindi ko alam pag dumating na kayo sa ganitong pagkakataon, sa ganitong moment, na once in your life, get out.
We get out of that as a missionary, as a disciple of God, as a committed servant. We get out of trap because we are misled by losing hope to and believing in what God can do in our lives. Lastly, we get out of trap because we left in doubt. We left in doubt. Sabi ko sa, balikan natin ngayon yung verse sa Bible, sa, nandun ko sa verse 24. Sa Luke verse 24. Sabi dito, some of those with us went to the tomb and found it's just as the woman had said, but him they did not find. Ito yung nung moment kasi na yun, yung moment na di ba namatay si Kristo? Namatay si Jesus, is nilagay siya sa tomb, di ba? Tapos ang unang nakakita sa kanya ay isang babae, tama ba? Si Mary Magdalene. Isang babae. Tapos, siya yung unang nagbalita sa mga tao that Jesus is alive. Diba? That Jesus resurrected. Pero dahil, nung panahon ni Jesus, dahil ang boses ng mga babae, panahon na yun, hindi mahalaga. Hindi siya pinaniwalaan. Hindi siya pinaniwalaan. Kumbaga yung credibility niya bilang isang babae, nung panahon ni Jesus Christo, hindi mahalaga. Hindi mahalaga. As committed servants, as a servant of the Lord, as a missionary, we are also not accepted with this doubt. Diba? May mga tao na once in their life, ginawa naman natin lahat, binuhos natin lahat. Pero, wala pa rin nangyari. We doubt our leaders, we doubt our household servants, we doubt our co-brothers and sisters, we doubt ourselves, even ourselves, we doubt ourselves. And sometimes we even doubt God. We even doubt God. Dumarating tayo sa panahon at pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa sa lahat ng bagay na pinagdadaanan natin. Mapa-personal man, mapa-service, or pamilya, or kahit anong estado ng buhay natin yun. Without the power of God in our lives, kaya minsan pati lahat ng tao sa paligid natin, meron tayong tiwala. Diba? Siguro ang God, kung ba talaga yung desisyon niya dito? Tama ba yung desisyon ni Kuya? Parang dapat ata magsalita ako. Parang dapat ata pangunahan ko na sila. Kasi alam ko eh. Alam ko yung dapat eh. We get and we are getting out of trap if we left in doubt. We left in doubt. Yung hindi na tayo nagtitiwala. Hindi na tayo nagtitiwala sa mga tao who are anointed by God to help us. Help us to journey in this life. To journey in this life. Ganito ba tayo? Bilang isang mga disipulo ng Diyos, bilang isang mga missionary ng Diyos, are we this kind of people? Are we experiencing this right now? I don't know. Maybe yes, some of you, maybe no. But the Lord is reminding us this afternoon, as we journey as missionary, that God is with us. That God is with us. Ang gusto ng Diyos, hindi tayo come out of track. Ang gusto ng Diyos, we go back on track. Pag sinabi na ways na straight ahead, huwag kang kumanan, huwag kang kumaliwa, straight ahead lang. Never forget that Jesus will always draw near us. That Jesus will always draw near us. Lalapit at lalapit at lalapit ang Diyos sa atin. Kahit gano'n pa natin pilitin, tumakbo, lumayo, kahit gano'n malayo, the Lord will always draw near us.
parte ng buhay kung saan kita nilaan. Jesus will draw near us. Will continue to draw near us. The disciples on their way, balitay dun sa story. Sa disciples on their way,